you came to the right place. Amen? Amen? And welcome to our 8th episode of our anniversary celebration. And I have good news for you. Ask me what? What? Yung malakas na malakas, ask me what? What? Next Sunday will be our big day. Yes! Next Sunday is our 9th year celebration! Parang ang tanda ako. Grabe. Alam mo na sinumulan namin itong Peace Imus? 20 years old pa lang ako. Hindi. 48 na ako ngayon. Amen. Mga 6 pounds. Ito yan, si Nats, matagal ko nang kasama yan. Singles for Christ pa lang, magkasama na kami. Few pounds ago, di ba? And then, kaya kung sobrang na-bless kayo nung nagdaang linggo, sino dito yung mga na-bless for Answered Prayer Series? Grabe! Alam mo, the good thing is, ang pinag-uusapan natin for the past few weeks, eh, istorya ng mga buhay ng mga kasama natin dito. Nakaka-relate kayo? No, about identity crisis, nung youth, di ba? Tapos yung pinagtulungan sa career. Tapos nanay na may pagiging nanay, may problema sa health ng anak niya, di ba? Grabe, no? And then, grabe. Wag daw wag niyo pong imi-miss sa Sunday, October 20. Yan. Sama-sama at sabay-sabay po tayo mag-motorcade. Pakisabi sa katabi mo, mag-motorcade tayo. Sa mamaya, bibigay po ni Eugene yung kumpletong details. 7 o'clock. Sige, upo muna po tayo mga kapatid. Bumunta po tayo. Sabay-sabay po tayo mag-motorcade. No? 7 o'clock, nandito tayo. And then sabay-sabay din po tayong magmamas sa baba. No? Gugulatin natin yung pari dyan. Sabi niya, ay, madami palang katoliko dun. Sa Cinema 6, no? Then sabay-sabay po tayo mag-breakfast. Yan. Then we will have a regular feast session with our special guest, Dean John Scotto, our district builder. Palapakan naman natin yan. Then sama-sama at sabay-sabay ulit tayong magla-lunch. Alam niyo ba yun, libre yung lunch? Next week? Di ba? Eugene, mapapasubo ka rito. Sinabi ko na libre. Nag-iisip pa si Eugene kung totoong libre. Pero sinabi ko na, gagawa niya na lang daw ng paraan. Itaya mo na, Eugene, yung Christmas bonus mo rito, ha? Then, sabay-sabay tayo at sama-sama po tayo sa Praise and Worship Concert. Yeah, everybody say Yahoo! Are you excited? Yes! Grabe, no? Palakpakan naman natin yung ating, yung the whole committee ng program. Grabe. Headed by Brother Eugene Bumbita. Wala, naku, sa lahat po ng anniversary, itong taon po na ito, napakagaan ng buhay ko. Hindi ako ma-attend ng meeting, sila lang, di ba? And then may papa-approve lang sila sa akin. Di ba? Sarap ng buhay pag ganun. Grabe, super dami po namin inihanda para sa inyong lahat. And then, everybody say answered prayers. I know and I believe that all of us here, meron tayong mga answered prayers for the past 9 years, for the past 8 years. I don't know about you kung ilang taon na po kayo umaatin dito, pero nasisigurado ko, hindi kayo paulit-ulit, pabalik-balik na umaatin dito kung walang nasasagot sa inyong mga dasal. Amen? Amen? One of the, 9 years ago, a lady named Mariel Pariscal. Alam niyo po yan? 9 years ago, ay, dalagin ding yan. Pero malapit na pong mabago. Hindi lang ang buhay niya, pati apelyido niya. Palakpakan naman natin yan. No? Dapat kinuhanan niyo ng video yan eh, bago umatras yung mapakasal eh. By the way, I know a lot of you were blessed in our anniversary team, Answered Prayers. Everybody say that again, Answered Prayers. Last Sunday, we featured the story of Sister Candy, who is also a soul of parent. And Brother Adrian Milab, palakpakan natin Brother Adrian Milab did a great on his talk, Journey of a Solo Parent. Today, I'm sure that we will be blessed again by another powerful story of our brother who was lost, struggled, and beaten by life and circumstances. Grabe. Alam ko makaka-relate kayo dito kasi hindi madali ang buhay. Amen? Mahirap. Madami akong kilala rito. Pumupunta dito pag Sunday, ngumingiti, tumatawa, kumakamay. Pero kapag nag-ministry song na, agos ang luha. Doon niya ina-unload lahat. Madami yan. Maaaring ang isa dyan, katabi mo ngayon.
But praise God, in the middle of his trials and pains, he found miracles. Blessings in claim his triumph and proved to himself that even in the middle of his problems, God is always there. Everybody say that again, God is always there. Yes. Look at me and listen to this. In our crisis, Christ is there. In our crisis, Christ is there. He never abandoned us nor forsake us. Everybody say amen. Amen. That's why the title of our talk for today is Christ is an in our crisis. Everybody say that again. Christ is in our crisis. How many of you here is in your crisis right now? Come on. Don't be afraid. Just all you have to do is to accept your situation. Maybe you are now in the middle of your health crisis, or relationships crisis, or financial crisis. Sino dito may problema sa pera, taas ang kamay? Yun, parang tinanong mo, sino mga tao pa? Diba? And a spiritual crisis. You know what? Meron akong nakausap, umaatin dito, gusto niya lang makisaya. Pero yung spiritual niya, shallow. No? Friends, I guarantee you, Jesus is with us, especially during the time of our crisis. Maaring akala mo lang, di mo siya na mararamdaman, pero andyan lang siya, kasama mo, bumubuhat ng bigat na dinadala mo ngayon. Believe me. Kasama mo siya at sinasabayan kanyang umiyak. Kasama mo siya at inaalalayan kanya sa lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Tanong niyo po sa akin, bakit ko nasabi yon? Bakit, Brother X? I will give you two reasons. First, napatunayan ko na po na kahit ilang beses na sa buhay ko, nung bumagsak ako at malugi sa aming negosyo, Jesus was there. Akala mo kapag mayroong crisis na nangyari sa'yo, hinahanap mo, asan ka, Lord? Natutulog ba ang Diyos? Never. Pero andun din siya para tulungan kami, para makabangon, makarecover ulit. Kasi bakit ko nasabi yon? Kung wala siya, 10 years ago nung bumagsak ako at nalugi ako ng 18 million, wala po kayong makikita ang Brother X ngayon sa harapan niyo. Believe me. Kaya sigurado ako nandun siya. Nandun siya habang umiiyak kami, nandun siya habang nalulugi kami, nandun siya habang nagmamakaawa kami. You know what? Nung mamatay ang nanay ko, Jesus was also there to comfort us. I know. Nakikita ko, nararamdaman ko siya. Siya yung tumatapik sa akin habang inaakap ko yung nanay ko. Okay lang yan. Kukuhanin ko na siya sa Heorex. You know what? A lot of crisis in our life, Jesus is always there to comfort us. Ang tanong, Brother X, valid question. Brother X, bakit di napigilan ni Lord yung mga crisis na yon na mangyari sa buhay ko? Natanong niyo na yon? Brother X, kung talaga naandyan si Lord, bakit hindi niya napigilan na iwanan ako ng asawa ko? Bakit hindi niya napigilan na malugi ako? Bakit hindi niya napigilan na magkasakit ako? Bakit hindi niya napigilan yung ubo ko naging lung cancer? Alam niyo po, isang malaking katanungan din yan sa akin noon eh, pero simple lang. Tingnan niyo po ito ah. Lahat naman po na nangyari sa buhay natin ay hindi kagagawa ng Diyos. Lahat na nangyari sa buhay natin, tayo rin ang may kagagawan. Maybe because of wrong choices and wrong decisions. You know what, si Lord, bibigyan kanya. God has given us the free will. Bibigyan niya sa'yo ang puti at pula. E di bahala ka kung sinong pipiliin mo. Every choices you made, merong consequences. Pag bumili ka ng pula, kung bumili ka ng puti, may consequences yan. At dahil dyan, sobrang dami ng sitwasyon na taong naapektuhan na. Alam niyo po ba, pag ikaw ay nagdesisyon, hindi lang isang tao ang naapektuhan. Halimbawa, nagdesisyon kang sabutin yung nanliligaw sa'yo, hindi lang yung nanliligaw sa'yo ang naapektuhan, pati yung karibal niya, pati buhay mo, pati magiging anak mo, pati magulang mo, madami. At di mo na po mapipigilan na baguhin na lang sa isang iglap yung isang konti at maliit na sitwasyon at desisyon na ginawa mo. May making sense for this? Kaya unfair na tanungin mo kay Lord, ba't mo ako pinabayaan? Ikaw gumawa ng desisyon eh. Sa akin po, tama nang malaman ko na di ako iniiwan ni Lord sa mga laban ko sa buhay. Tama na yon. Sabi niya nga po, di ko pinangako sa'yo madaling buhay. Pero ang pinapangako ko sa'yo, kahit anong mangyari, di kita iiwan. Amen? Palakpakan natin yan.
Bibigyan ko kayo ng choice. Gusto mo na magandang buhay na walang Diyos o hindi magandang buhay sa ngayon na kasama mo siya in every step of your way? I don't know about you, brothers and sisters. Mas gugustuhin ko na nahihirapan ako, pero alam ko inaakap ako ng aking Panginoon. Kaysa malangya ang buhay ko na hindi ko naman alam kung saan ang galing. Amen? In other words, si Lord, sobrang laki na respeto at tiwala niya sa kakayahan natin. Hindi tayo robot. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka robot. Nasususuyan ka na lang ni Lord. Na kapag, di ba? Kapag gusto ka niyang gumising, susuyan ka niya, gigising ka. Pag gusto ka niyang matulog, tutulog ka. No, hindi. Ganun kalaki ang respeto sa atin ng ating Panginoon. God give us free will. Everybody say that again to the person beside you. God give you free will. Friend, this is my point. Listen to this. God created us according in His image. If that's so, we are also powerful. Because God is powerful. Am I making sense for this? So all we have to do is to believe in ourselves and to believe in Him. Second reason. When Jesus Christ allowed Himself to go into the process of fulfilling the plan of God the Father, pumayag siya. This is the plan. Ito gagawin natin. He Himself also go through into the crisis. He Himself. Nilatigo, pinarusahan, ipinako sa krus, namatay. Ang tanong ko ron, bakit pa? Natanong niyo rin ba yun? Bakit pa? Pwede namang hindi, Diyos din naman siya. Di na kailangan pang mahirapan at ipako sa krus at mamatay. Nainayari niyo ba, di ba? Bakit pa? Friends, tinan niyo po ito. Ginawa niya rin po yun para ipakita sa atin, yes, siya ay Diyos. Pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. So siya ay Diyos at tao rin at the same time. What's my point? Na kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, crisis bilang tao, anumang klaseng hirap, anumang klaseng sakit, anuman ang pinagdadaanan mo ngayong pagod, pag-iyak, ay pinagdaanan niya rin noon pa bago mo pa maranasan yan ngayon. At hindi lang yan. Friends, look at me. Listen to this. Pinagdaanan niya ni Jesus more than 2,000 years ago at pinagtagumpayan niya na. Isang patunay lang ito kung gaano man kahirap at kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon. Ito ang salita ng Diyos sa iyo. Kahit gaano man kahirap at kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, ay mapapagtagumpayan mo rin sa lalong madaling panahon. Everybody say amen. Yes! Kapag ang storm dumating sa buhay mo, wala pong storm na nagtatagal. Lumilipas at dumadaan din lang yan. At pagkatapos ng storm, meron kang rainbow na makikita. Kapatid, this is my message for you. Malapit nang dumating ang rainbow sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin. So hindi natin pwedeng sabihin na Jesus naman, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. That's unfair. Hindi ko kaya to, friends. Listen to this. Di ka bibigyan ng sitwasyon na di mo kayang mapagtagumpayan. At kung anuman ang crisis na pinagdadaanan mo ngayon, yan din ang magbibigay sa'yo ng pagkakataong maging matatag at makilala ng madami kung talagang sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos, hindi katalunan. Believe me. Sometimes, mas madalas tayo nakikilala kasi sa mga bagay na pinagtagumpayan natin. Kasi kung wala ka namang pinagtagumpayan, wala kang track records. Intindihan nyo? Para kilalanin ka ng iba. Ano mapupulot nila sa'yo? Ikaw ay anak ng Diyos na lumalaban at nagtatagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Pakihawakan po yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos na lumalaban at nagtatagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Amen? Friends, look at me. Kaya kung nasa crisis ka man ngayon, I guarantee you, Christ is in your crisis. Can I request everybody to stand up and join me in praying our favorite prayer here at the Peace with all our heart, with all our souls.
Come on, put your hand over your chest. Come on, everybody, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Come on, people of God, people of Feast Imus, let's serenade God. Thy word is the lamp unto my feet. You can do better than that. Come on. Make it louder, please. Come on. Thy word. Thy word is the lamp unto my feet. Come on, hold the hand of the person beside you. Tingnan mo sa bata and sabihin mo, with all your heart, with sincerity, sabihin mo, Christ is in your crisis. Nakita mo, naramdaman mo ba nung sinasabi mo yan, talagang may pinagdadaanan yung taong yan? At malay mo yung pinagdadaanan niya, ikaw mismo. Amen? Isang panunay na di ka, you know what, the powerful message of God is from Isaiah 41 verse 10. Come on, read this with me. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapatid, isang patunay na di ka iiwan ni Lord sa mga laban mo sa buhay. Palakpakan natin yan. You want proof? Ano yung problema mo 5 years ago? Wala kang pangrenta sa bahay na inuubahan mo. Tama? Anong bago doon? Bunban mo naman problema yan. Pero ang problema mo ngayon, eto ha, wala kang pang-amortize sa bahay na pag-aari mo na ngayon. Naintindihan mo? Nag-grow eh. Pati problema mo nag-grow eh. Ibig sabihin nag-grow ka rin. Diba? Anong problema mo nun? Pantuition ng anak mo na high school. Anong problema mo ngayon? Wala naman pagbabago eh. Pantuition ng anak mong college na. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, habang, tingnan nyo po ito ha, habang nararamdaman mong namumroblema ka pa rin ngayon, isang senyales lang na napaglampasan mo na yung problema mo noon. So bakit ka mag-worry sa problema mo bukas? Dahil ang problema mo bukas ay yung problema mo lang ngayon. Am I making sense for this? Ilang beses mo napatanayan yan, hindi ka nag-iisa sa laban mo. Amen? Kaya yung problema mo 5 years ago, tinatawanan mo lang ngayon. Kaya sigurado ako, yung problema mo ngayon, tatawanan mo rin lang 5 years from now. Kaya tawanan mo na ngayon. Amen? Sino dito yung nakaka-relate na dahil sa mga crisis na pinagdaanan niya sa buhay, lalo siyang tumatatag? Amen. Palakpakan naman natin yung mga yan. Diba? Lalo siyang nagiging matatag, lalo siyang nagiging palaban, lalo siyang na-appreciate, lalo niyang na-appreciate ang buhay. Alam mo, ang buhay kapag hindi ka nahihirapan, boring eh. Ask me why. Hindi ka may stretch. Naranasan niyo bang mag-gym? Diba? Ikaw, Nats, naranasan mo mag-gym? Naranasan niyo mag-gym? Malalaman mong na umiipekto yung pag-gym mo kapag pumuputok yung mga muscle mo. Ibig sabihin, pag nai-stretch yung muscle mo, nai-stretch yung balat mo. At yun naman talaga yung objective, bakit ka nag-gym? Para magka-muscle. Tama ba? Otherwise, magpapakute ka lang doon. Ganon din po yung buhay, mga kapatid. Hanggat hindi ka nai-stretch, hindi mo mararamdaman na buhay ka pa. Amen?
Friends, listen to this. Alam nyo ba na yung mga crisis na pinagdadaanan nyo before ay hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa ibang tao? Believe me. Hindi po sadista si Lord na paparamdam sa inyo yung sakit and then sa'yo lang. Sometimes, ipinaparamdam sa atin yan, pinaparana sa atin yan, para time will come. Everybody say, time will come? Yan ang gagawin mo para ma-bless ng ibang tao. Ay, bakit ko sinabi yan? Sige, palakpakan mo natin si Lord. Bakit ko sinabi yan? Eh, ilang beses ko na sinabing nalugi ako ng 18 million, pinapalakpakan ka pa. Tapos aakapin ako. Sa dinami-dami ng sinabi ko magaganda, minemorize ko pa. Paano sabihin, paano yung impact, ang natandaan niya lang nalugi ako ng 18 million. Sabi niya, Brother Rex, buti na lang nalugi ka ng 18 million. Hala! Pag tinanong mo kung bakit, alam niyo po nung pumunta ako rito, gusto ko na magpakamatay kasi ang nalugi sa akin, 3 million. Nung marinig kita na nalugi ka ng 18 million, nahiya ako sa sarili ko. See? Sinong nasa tamang katunuan na pagsisigawan niya na nalugi siya ng 18 million? Di ba sabi mo, ang tanga-tanga niyan. Ba't ako maniniwala dyan? Amen? Another one. Another powerful message of God from 2 Corinthians 1 verse 3 to 4. Tinan niyo po ito. Sige pa, basahin natin. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. God is our merciful Father and the source of all comfort. Everybody say it again. The source of all comfort. He comfort us in all our troubles. Sabi mo sa katabi mo, God comfort us in all our troubles. Bakit? Anong purpose? So that we can comfort others. Ibig sabihin ngayon, pinapatahan ka niya para pag tumahan ka at natuto kang tumahan, tuturuan mo rin yung iba na tumahan siya. Amen? Tuloy natin. When we see others who are troubled, time will come. You will see others with the same situation nung nandun ka. Makikita mo yung sarili mo paano maglupasay, makikita yung sarili mo paano umiyak dun sa taong yon. Believe me. I've seen that many times. Alam mo, ngayon, madami akong natutulungan yung mga namumroblema sa pera, nalulugi sa negosyo. Kahit papano na isishare ko kung anong ginawa ko para makarecover. Emotionally. Financially, no. Hindi naman agad eh. It takes time, it takes year. Pero ang tanong, papaano mo pararaanin yung oras, araw, linggo, buwan, para makalimutan mong failure ka? Napaka-crucial nun, kapatid. Para sabihin ni Lord, after 10 years, makakabawi ka. Yun ay kung malalampasan mo lahat ng pag-iyak within 10 years. Mawi-witness mo yung blessings. Pero alam mo, pinaka-importante, merong tao na nagsasabi sa'yo, okay lang yan, galing ako dyan. We will be able to give them also the same comfort. Ganda nito eh. Ikaw mismo, ibibigay mo kung ano yung klaseng pinagdaanan mo para doon sa taong yan. Bakit? Because naranasan mo na dahil binigay na yun ni Lord sa'yo before nung nandun ka sa sitwasyon na yan. God has given us. Amen? Amen? Pastor Rick Warren says, God will never waste your wounds. He will use them to heal others who are going through the same wounds. By your wounds, you will heal many. Amen? How many of you been wounded, been hurted, been suffered, betrayed, broken? Dito, pinagsasama-sama dito yung mga klaseng taong ganyan. Duguan, nasaktan, iniwan, pinagpalit, pinagtulungan. Pero mababakas mo ba? Lahat yan, nakangiti. Kasi libre ang kape at pandesal. Seriously, but listen to this. By your wounds, you will heal many.
Everybody say that again to the person beside you, by your wounds, you will heal many. Meaning, gagamitin ka ni Lord ang mga sugat mo na pinagdaanan mo para makabless ng ibang tao. Amen? Friends, kapag napagtagumpayan natin lahat ng crisis na pinagdadaanan natin ngayon, friends, listen to this. Ang pinaka-ultimate purpose dito, kaya ka nandyan para magbigay pag-asa rin sa mga taong may parehong pinagdadaanan mo noon. Meaning, ikaw mismo ang magpapatotoo na kung napagtagumpayan mo yung sobrang bigat na crisis mo noon, kaya rin nilang mapagtagumpayan yung crisis nila ngayon. Everybody say amen. Come on, tell to the person beside you, you are a pipeline of God's comfort. In other words, you are a channel of God's blessing as well. Amen. Put your hand over your chest. Father in heaven, maraming salamat po sa araw, sa gabi, sa oras, sa linggo-linggo, na pinapaalala mo sa amin na kahit kami nahihirapan, hindi mo kami iniiwan. Pinapaalala mo sa amin yung bigat, yung sakit, yung pait, yung struggle na nararamdaman namin. Ito hindi lang para sa amin, para mag-grow, para makatulong din sa ibang tao. Lord, hayaan mo kami sa mga maliit na bagay na ganito na aming pinagdaanan, kung papaano kami tumahan, papaano kami lumakas, papaano kami tumayo, papaano kami naka-recover, ay magamit namin para ma-bless namin ang ibang taong nakapaligid sa amin na may pinagdadaanan kagaya ng pinagdaanan namin noon. In Jesus' name, amen. Come on, everybody say, come on, again, everybody. Thine is the lamp unto my feet. Come on, people of God, people of feast, Imus. Sing it out with all our heart. Thine is the lamp unto my feet. Palakpakan natin si Lord na malakas na malakas. At lahat po na nag-i-expect na malaking biyaya at himala at pagpapagaling ngayong linggong ito ay pumalakpak at sumigaw ng malakas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Upo na po tayo mga kapatid. Everybody say answered prayers. Woo! Na-bless na po kayo? Yes. Wag ko na kaya ituloy ito. Mag-love offering na tayo. First of all, kaya nga may answered prayers dahil may question prayers. Make sense? Eh, wala namang answered prayers kung wala ka namang tinanong. At wala ka namang hiningi. Kasi may mga katanungan ka palagi mong ipinagdadasal at hinahanapan ng kasagutan. Kaya kapag sinagot, yes, answered prayers. Diba? And generally, ang kadalasang tanong natin generally, ha, ito ha, sasum up ko na. Lord, tignan niyo po ito kung makaka-relate kayo. Lord, kailan kaya mababago ang sitwasyon sa buhay namin ngayon? Tama? Meaning, kailan magiging favorable sa akin yung sitwasyon. Ibig sabihin, yung sitwasyon mo ngayon, hindi ka kontento, madami kang hinahanap, kaya ka nagdadasal na mabaliktad ang sitwasyon. Entindihan niyo pa? Kung nalulugi ka sa negosyo, Lord, kailan kaya ako makakabawi? Kailan kaya yung kakumpetensya ko naman na malugi? No? Kung di maganda yung nangyayari sa relationship mo ngayon, ang tanong mo, Lord, kailan kaya mababago ang sitwasyon? Di ba? Yung asawa ko naman ang tahimik, ako naman nagbubunga, kailan kaya, Lord? Yung ganun, no? Kung di maganda yung kalagayan ng kalusugan mo, Lord, kailan kaya ako gagaling? Kailan kaya magiging
favorable sa akin yung sitwasyon. No? Bakit ngayon ganun, Lord? Diba? Bakit ako pa yung nagkaroon ng sakit sa lalamunan? Yung kapitbahay namin na walang ginawa kundi mag-video, okay, alas 12 ng gabi, hindi ako makatulog, hindi pa siya. Kung baon ka sa utang, kailan kaya ako makakaahon sa pagkakautang ko? It makes sense? Diba ito yung mga hinahanapan natin ng answered prayers? Kung single ka pa rin, Lord, kailan ka kaya makakatagpo ng totoong tao na magmamahal sa'yo na di ka nalulukohin? No? Kailan kaya ako maghihinto ng pagkanta ng Pen di Sara Pen, December na, single pa rin? Di ba yung ganun? No? Lord, kailan kaya? Again, mga tanong na naghahanap ng kasagutan, kung kailan ka kaya magiging favorable, everybody say favorable? Kailan kaya magiging favorable sa'yo yung sitwasyon? Friends, most of our crisis in our lives is based on how big is our problem is. Kaya nga crisis eh, kasi hindi mo kaya. Our struggle, our pains, our troubles. At ang pinakamatinding dasal natin, Lord, kailan magiging favorable naman sa amin yung sitwasyon? Friends, madalas na ang iniintay nating sagot kay Lord ay yes. Tama? Yes, bukas, okay na. At yan ang nagiging dahilan kung bakit tayo madalas makaramdam ng disappointments. Kasi bakit? Nagdasal ka ngayon na sana bukas, makaahon ka sa utang. Pero pag gising mo, may utang ka pa rin. Kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ibig sabihin na hindi nangyari sa paraang gusto mo ay hindi na kumikilos ang Diyos sa'yo. Minsan, pakinggan niyo po ito ha, minsan ang pinakamagandang sagot ng Diyos sa isang panalangin ay ang kahilingan, hindi sinagot na naaayon sa kagustuhan mo. Meaning, totally opposite dun sa hinihingi mong kasagutan. Tanong niyo sa akin kung bakit. Yung malakas na malakas, parang excited kayo. Bakit? Dahil kapag sumagot siya ng hindi, kapag sumagot si Lord ng hindi, ang ibig sabihin ay may mas malaki at maganda siyang plano na nakalaan para sa'yo. Yeah. Believe me. Kasi during that time, 10 years ago, sabi ko, Lord, huwag naman sana akong pabayaang malugi. Lord, sana naman bukas paglabas ko ng bahay, makakita ako ng tao magpapautang sa akin ng 18 million para mabayaran ko na lang at masagip ko ito. Hindi nangyari yun eh. Nalugi ako eh. Na-close lahat ng stores namin eh. And then later ko na, hindi agad-agad ha, later ko na sinabi, Rex, yung naiisip mong paraan na makakita ng taong magpapautang sa'yo ng 18 million, hindi yun yung the best na decision or option. Ano yung best? Yung isara mo lahat. Bakit? Hindi ko sasagutin ngayon, pero malalaman mo sa mga darating na panahon. Galing, ano? God is not the God of rejection, He is the God of redirection. Amen? Sino dito yung gumagamit ng Waze? Pag nag-drive. Diba? Kapag naligaw ka, halimbawa, you miss the turn point, you miss the yung parang left, kapag sinabi sa'yo, diba? In 20 meters, magle-left ka. In 10 meters, mag-right ka, na-miss mo. Minumura ka ba ng babae? Hindi naman, di ba? Hindi ka minumura. Tanga-tanga mo, sabi sa'yo, mag-left ka, di ka nag-left, di ba? Ang sasabi, maano mo yan, no? Nakalagay doon, recalculating route. Mag-aano ulit siya, oh. Ang tiyaga niya. Itatama ka niya. Tama ba? Itatama ka niya. What's my point? Kahit papunta ka ron, dahil yun ang gusto mong magandang mangyayari sa'yo, and you miss the point na kumaliwa ka or kumanan ka, hindi ka naman pagsasawaan ni Lord eh. Si Lord ang mag-a-adjust para i-recalculate yung route mo. That's why God allows U-turn. Kasi kapag walang U-turn, hindi ka makakabuelo. Amen? Today, my talk is how do we know that our prayers soon to be answered in favor in our situation. Brother Rex, paano ko malalaman na malapit na ako naman
papaboro sa akin. Gusto niyo malaman? And there's our one big message for today. Your shift is coming. Everybody say that again. Your shift is coming. Sa Tagalog, malapit nang mabago ang sitwasyon mo. Make it more personal. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. No? Kung asawa mo yan, siguraduhin mo asawa mo yan. Bitawan mo yung kamay ng yaya. Hayaan mo na yung anak kang humawak. Concentrate ka sa anak mo. Sabihin mo, sa asawa mo, sabihin mo, your ship is coming. Malapit nang magbago ang sitwasyon mo. Malapit nang maging favorable sa'yo ang sitwasyon mo ngayon, kapatid. Palakpakan natin yan. Believe me. Your ship is coming. And here is 4 SOS. Everybody say SOS. SOS, especially for the Siba. Nandito ba siya, no? Si Brother Joseph? Ang aga mo ngayon, ha? Dati ministry time ka lang dumarating, ha? SOS is a Morse code, means help sa mga seaman. Help, SOS, di ba? SOS. When praying for something and we're expecting for an answered prayer, we can simply say that we are really asking help from above. Tama? Especially kapag yung mataas na yung intense. Na Lord, due date na. Kailangan ko na ngayon. Yung prayer mo lalong lumalangas. So the question is this, Brother X, how do we know that our prayers will soon to be answered? Today, I'd like to share with you these 4 SOS as in signs, 4 signs of shifts. 4 na sinyales, 4 na pahiwatig na malapit na magbago ang sitwasyon para sa'yo. Are you excited? Para sa lahat ng mga nagkamali, as in nagkamali ng desisyon sa buhay, nagkamali ng diskarte, nagkamali ng pagpili sa mga options na meron ka, ang daming nanligaw sa'yo, kung bakit siya pa ang pinili mo, nagkamali ka, nandyan ka na, pinakasalan mo na, o minsan, dahil lang sa maliit na pagkakamali na nagawa natin, nagsasummer tayo ng matagal. Sino nakaka-relate nun? Dahil lang sa maliit na pagkakamali natin, sobrang tagal tayo nagsasuffer. Nagpara ka ng, Lord, kailan ako makakaalis dito sa ganitong sitwasyon? Now, malalaman mo ang pagkakamaling yan ay magiging answered prayers kapag nagbago na ang sitwasyon at naging favorable sa'yo at nag-umpisa ng maging milagro. Everybody say milagro? Milagro, ito yung mga bagay na hindi mo in-expect. First, when your mistakes shifts into miracles. How many of you believe on that? That the miracles is possible out of your mistakes? As in, sitwasyong papabor sa'yo na di mo inaasahan. The scripture says very clear, from Romans 8:38, you are not defined by your mistakes. Tantanan mo na yan, na every time na lang, sinasabi mo, kasi nagkamali ako. Kasi nagkamali ako. Just last week, we heard Sister Candy's testimonies. Nagkamali siya nung kabataan niya, na in love, na buntis. Kaya lang di nag-work out yung relationship. For you, for sure, alam mo yun, that time, sisi siya sa sitwasyon na yan. Ang hirap, yung iyakan ng iyak mag-isa, yung ang sakit. Imagine that. Pinagkatiwala mo yung buong-buo ng pagkatao mo, ang buong buhay mo, sa isang taong, akala mo siya yung mag-aahon sa'yo. Siya yung sasabayan ka hanggang katapusan. During that time, naniwala po sa Candy na may forever. Then ang sinabi niya sa sarili niya, ang isang pagkakamali ko, nagmahal lang naman ako ng totoo. How many of you relate on that? Diba? Pero take note, ito ang isang milagro na pumabor sa kanya dahil sa isang pagkakamali na yon. Kung di dahil doon sa isang pagkakamali na yon, wala siyang nai-enjoy na anak ngayon. Naintindihan niyo po? Maybe because yung isang pagkakamali na yon, ang purpose lang ay lumabas yung isang napakaganda niyang anak na buti na lang ang kamukha yung tatay. Di ba? Naging milagro sa buhay niya. Hindi naging boring ang buhay ni Kenty. Kahit wala siya ngayong asawa, may naaakap siyang isang anak.
na yung alam mo yung milagro na gusto niyang mangyari sa buhay niya, makatapos ng pag-aaral, ay ini-imagine niyang mangyari sa kaisa-isa niyang anak. At hindi niya natatapos yung milagro. Baka may foreigner na paparating sa buhay niya. Taga South Africa, taga Nigeria. Di ba? Dahil sa milagrong yun na nangyari kay Sister Candy, mas natuto siyang lumaban sa buhay niya at nagiging mas matatag siya. Friends, madaming pagkakataon sa buhay natin dahil sa pagkakamaling nagawa natin, yun pa ang nagturo sa atin ng madaming tamang leksyon sa buhay. Sino nakaka-relate kan? Tama? Friends, listen to this. Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Naging mas wise ka, naging mas, di ba? Mas matapang ka. Mistakes are meant for learning, not repeating. Pag ikaw nagkamali ka sa una, natsambahan. Pag nagkamali ka sa pangalawa, natsambahan ulit. Pag nagkamali ka sa pangatlo, with the same mistake, katangahan. Kailangan natututo ka. Friends, remember that life's greatest lessons are usually learned at the worst times and from the worst mistakes. Naintindihan nyo? In exams, sino dito yung mga estudyante? O, makinig kayo. Sa exams, paano mo malalaman na pagdating ng susunod na exams, mas tataas ang grades mo? Kapag tinandaan mo sa lahat ng questionnaire na pinagdaanan mo, kaya nga merong weekly quiz, may monthly quiz, may quarterly quiz, may final exam. Tama? Kung yung mali mo nung weekly quiz at inulit yung question ng monthly quiz at hindi ka pa rin tumama, ay, di ba? Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, kailangan mo matuto. Friends, do you want an answered prayers? Do you want? Soon, your mistakes will shift into miracles. Palakpakan natin yan. Para sa lahat na nagkamali sa buhay at nag-iintay ng milagro, isang sitwasyon na di nila inaasahan, napapabor naman sa buhay nila ngayon at sa darating na panahon, friends, listen, kung ikaw ito, your ship is coming. Amen? Malapit na pong mabaliktad ng sitwasyon. Kung nagkamali ka man ngayon, darating ang panahon, sasabihin mo, buti na lang, nagkamali ako. Ngayon, ito na yung milagrong iniintay ko na papabor naman sa akin. Amen? Talakpakan natin yan. Second sign of shift, when your burden shift into blessings. Malalaman mo na answered prayers na kapag na-appreciate mo na, everybody say appreciate? Yung malaking dinadala mo sa buhay, yung malaking bigat na dinadala mo sa buhay, ay blessing pala. I will give you a simple example. Wala pong kasamang pangungutya. Si I.I. de las Alas, ang burden niyo po, simula nung pinanganak siya, mahaba-baba niya. Entindihan niyo? That's a burden. Pero later niya na lang po na-discover nung matanda na siya na yung pagiging mahaba ng baba niya ay magiging blessings. Am I making sense for this? Ang tagal niyang dinala dyan. Hindi, siguro ini-imagine ko noong siya ay bata pa nung nagdadalaga, di ba? Lagi siya kinukutya, di ba? Huwag kang yuyo ko, mamamatay ka, matutusok dibdib mo, di ba? Yung mga ganon. Pero alam niyo po si I.I. de las Alas, kahit pa sabihin mo sa kanya, ay ako magpapatritoke ng baba mo, hindi yun papayag. Kasi dahil doon, yumaman siya. Naintindihan niyo po ako? What is your greatest burden? Marami po akong narinig na kwento ng mga kasamahan natin na kung kailan sila nagkaroon ng malaking pinagdadaanan, lalo silang nabuo bilang pamilya. I remember one of the sharing of a sister. Sabi niya, Brother Rex, nung nagkasakit ng maluba ang nanay namin, kaming magkakapatid na matagal nang di nag-uusap, may kanya-kanyang issues sa isa't isa, saka kami naayos.
Diba? Burden. Pero naging blessings. Friends, sometimes din natin inaasahan na yung biggest burden will become our biggest blessings. Ilang beses ko po na ikwento sa inyo yung istorya ko, 18 million sa negosyo na lugi ako. Malaking burden yun. But because of that biggest burden, that situation also pushes me where I am today. Na kung di nalugi at nawala ang negosyo ko noon, baka hindi po ako fist builder ngayon. Naging malaking blessing po sa akin dahil noong may malaking negosyo pa ako, di ko napapansin, nababago pagkatao ko. Nagiging masamang tao ako. Nagiging judgmental ako. Palasigaw ako doon, palasigaw ako dito, palasigaw ako doon. Maybe because of stress, ang daming problema. Pero naapektuhan na rin po relationship ko. Biruin nyo noon, 36 years old, milyonaryo na ako. Na-imagine nyo, 36 years old, milyonaryo, gwapo pa. Ang hirap nun, ha? Tapos nagdadrive ako ng Mitsubishi Eclipse sports car. Alam mo, pag nagdadrive ka ng sports car, kahit hindi ka gwapo, gwapo ka. Subukan mo. Kahit okay ang aircon mo, ibababa mo yung yung salamin. Parang sira aircon. Tapos tatakbo ka. Diba? Pero hindi ko alam. Grabe. Burden yun. Pero nung wala sa akin yun, naging blessings. Kasi bakit? Again, yung burden na yun, naging malaking blessings. Bakit? In my reflection, hindi agad-agad ha, sabi ni Lord, tanong ko, Lord, bakit naman pinabayaan mo mawala sa akin lahat? Yung sports car ko, yung Ford Everest namin na bago, yung bahay namin, yung lupa namin sa Portofino, yung lupa namin sa Tagaytay, ang dami kong kinukwento, ang dami kong nililitaan niya kay Lord. Hinahanapan ko siya ng tanong. Isa lang naman sinagot niya. Hinayaan ko talaga mawala yan para masave ko pagkatao mo. Ang laman, ano? Aanhin ko mayaman ka. Masama naman ugali mo. Okay na ngayon, mahirap ka, peace builder ka naman. Mabait ka pa. Diba? Burden becomes blessing. 2 weeks ago, we featured the story of Sister Sherlyn and Enzo. Mismo sa istorya nilang dalawa, ramdam natin ng mag-ina, lalong-lalo na kay Sherlyn, yung burden. Yung bigat, alam mo yung burden ng isang ina, na kung ano yung pwede niyang ibigay sa anak niya para maibsan yung sakit, maibsan yung paghihirap ng anak, kahit, alam mo yung mga nanay, kahit yung buhay nila, kayang ialay eh. Ganun po yung naramdaman natin kay Sherlyn eh, sa sitwasyon ni Enzo. Pero in the middle of that burden, they found blessings. Blessings of what? Blessings na buti na lang merong community. Palakpakan po natin yan. Would you imagine kung wala siyang community yung sinasandalan? Mag-isa niyang binubuno yan. Mag-isa siyang umiiyak. Di ba? Yung community na nagsasabing 5 minutes ka na lang. yung community, yung naramdaman nilang mag-ina, the love of our brothers and sisters. Most especially kay Sister Sherlyn, dahil kay Enzo, mas na-appreciate niya ang pagiging ina. Ganun naman tayong mga ina eh. Kayong mga ina, nararamdaman ko yan eh. Alam ko yan eh. Dahil nanay ko ganyan eh. Mas nararamdaman mong maging ina kapag nagsasakripisyo ka ng todo sa anak mo. Naintindihan nyo? Ang mag-sacrifice at lumaban sa anak niyang si Enzo. Yes, when your burden shift into blessing is really unanswered prayers. Alam niyo po ba si Enzo sa kalagayan niya ngayon? Nakikita niyo po siyang masaya. Eh baka talo po kayo niyan eh. Wala pong feast na pina-absent yan. Naandyan yan. Lalo na pag sinabing si Brother X ba magtotok ngayon? Yan, di ba? Minsan po, nakikita ko siya nagda-drums. Magaling po mag-drums yan si Enzo. Tinuturuan po siya ng mga musician natin, ng ating music ministry, lalo na si Belly Boy, tinuturuan siya. No. Ako po drummer din, ano? Nakikita ko po si Enzo na may malaking potential siya para maging isang magaling na drummer din. Believe me. Enzo, si Tito Rex to nagsasabi sa'yo, ha? Di ako nagtataka, dadating ang time, kasama ka na rin namin sa music ministry. Palakpakan natin si Enzo. Believe me. Everybody say that again, your ship is coming. Pero po sa mga may mabibigat na dalahin ngayon, na burden sa buhay nila, kung ang asawa mo ngayon ay pabigat sa'yo,
kung ang negosyo mo ngayon ay pabigat ng pabigat ang sitwasyon, kung ang boss mo ay pabigat sa'yo, kung ang mismong health mo ay pabigat ng pabigat sa'yo, kapatid. This is my prayers. Soon, your burden will shift into blessings. Dahil sa bigat na dinadala ko, na dinadala mo, magiging mas matatag ka at lalo kang mabibless. Your ship is coming. Amen? Here's the third signs of ship for you to answer your prayers. When your trials shift into triumph. Everybody say that again? When your trials shift into triumph. How many of you believe on this, that your greatest trials will lead you to your bigger rewards? Several weeks ago, alam ko madaming umiyak at bumaha ang luha dito na na-featured yung story ni Sister Irene Carrion. Tayo ka nga, Sister Irene Carrion. Palakpakan natin. Ang title po ng talk niya is a setup. You know what? Sabihin nyo, it's a setup. Tamang-tama po yung title na yon. Kasi po, sa di po nakakaalam, the first time na umatid si Sister Irene sa Feast Imus, in-approach niya po agad ako. At sinare niya sa akin yung malaking trials that time. Sabi niya sa akin, Brother Rex, may problema ako sa karir ko. She was a manager of a known restaurant that time. And na-involved sa isang malaking problema sa kumpanya nila. At ang sinabi niya lang, Brother Rex, wala akong kasalanan. Na-setup lang ako. Siya po ay na-setup. In other words, napagkaisahan na halos lahat ng kasamahan niya sa trabaho. Feeling niya wala siyang kakampi. Totally devastated. Siya po ay branch manager ng isang kilalang restaurant before. So, on that situation, gumuho po yung kanyang career. She felt this devastated that time at ang feeling niya, katapusan na to ng karir ko. Naalala ko, sabi niya sa akin noon, Brother Rex, paano niya kaya ako ngayon? May tatanggap pa ba kaya sa aking ibang kumpanya kung malusutan ko man ito? Sabi ko, hindi ko rin alam sis, pag-pray natin. You know what? Wala pong Sunday feast noon na di siya umiiyak. Believe me. Opening worship pa lang, umiiyak na siya. Kaya wala rin po kaming ginawa noon kundi mag-pray. Halos every end of the feast, pupunta siya doon sa intercessory ministry and then ipag-pray namin. Si Nanay Nena, pag-pray siya. Grabe. Until such time na nag-desisyon yung company niya. Ang pinag-pray niya, malampasan niya. Pero, baliktad na nangyari. Sa halip na paboran siya ng management, siya ang nilet go ng kumpanya. It's a setup. Na-setup talaga. Nakita ko po noon si Sister Irene na naging maluwag sa kanya na tanggapin yung sitwasyon. At sa halip na magmukmok at damdamin yung trials, alam niyo kung ano nangyari? Dinivert niya lahat ng attention niya sa pagsiserve dito sa feast. Sa papaanong paraan. Tanong niyo sa akin, papaano? Yung dati pong nagpipray over sa kanya, intercessory ministry, linggo-linggo, nung wala na siyang trabaho, kasama niya nagpipray kasi sumali na rin siya para maging intercessory ministry. Palakpakan po natin yan. Then one time, sobrang saya niya, ibinalita sa amin na merong malaking kumpanya na pinag-applyan siya. At hindi lang yon, sobrang lapit kung saan siya nakatira. As in walking distance lang. See? Again, prayers na naman kami, but this time we prayed for a second chance. And finally, natanggap siya. Hindi lang siya branch manager ngayon, kundi siya po nagmamanage ng lahat ng branch sa buong Cavite. Galing. Take note, hindi lang isa, siya po ang nagmamanage ng lahat ng branches ng coffee project sa Cavite. At alam niyo kung sino yung lagi niyang kamiting? Si ex-senator Manny Villar lang naman at yung anak na si Camille Villar. One time na pumunta ako sa store nila, sa Gentry, nahanap ko, nandito ba si Ma'am Irene? Ah, si Ma'am Irene Villar? Tinan mo naman, Villar na rin ako yun, di ba? Grabe. Ha? Grabe blessing. What I would like to emphasize, trial ship into triumph. Ngayon, masasabi ni Irene, ni Sister Irene, nabuti na lang, dumaan siya sa malaking trial sa buhay niya noon. Kung hindi nangyari yon, baka di niya na-discover na may mas malaking blessing
na nakalaan pala sa kanya ngayon. Amen? Kasi ipagpipilit niyang ipagsaksikan ng sarili niya doon. Pero hindi nga eh. Kahit anong mangyari, hindi siya papayagan na matuloy siya doon eh. Kasi pinagkaisa na siya eh. Kakainin siya ng buo doon. It's really a setup. Everybody say setup? Akala ni Sister Irene that time sinet up siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Pero ang totoo, si Lord ang gumawa ng malaking setup para ibigay sa kanya yung malaking blessing na nai-enjoy niya ngayon. Amen? Yung isang malaking pagkatalo na akala niya noon ay halos pagsakluban siya ng langit at lupa ay naging isang malaking pagkapanalo. Na kung di siya na-set up, hindi siya magtatagumpay ngayon. Friends, look at me. Sa lahat ng nakaranas na mabitray, pagkaisahan, ma-set up, para sa lahat ng taong may malaking problema pinagdadaanan, I pray that your trials will soon to be your triumph. Your shift is coming. And finally, our fourth shift. When your source, sugat, shift into sore. Dahil sa sugat mo, diyan ka lilipad. Dahil sa sugat mo, diyan ka makikilala. Kapag masyado kang nasaktan at yung sakit na yon ang siyang magiging dahilan para mapagaling ang iba, diyan ka mas makikilala. Para mas makatulong sa ibang tao. Sino dito sa inyo nasaktan na? Taas ang kamay. This is what I believe. Hindi hayaan, Lord, yung mga sakit na naranasan mo na sarilin mo lang. Hindi po sadista si Lord. Talagang kung sobrang sakit yung naramdaman mo, talagang pinaramdam yan sa'yo ni Lord, para kapag nagkwento ka, ramdam na ramdam ng tao kung gaano talaga kasakit ang pinagdaanan mo. Hindi ka plastic, hindi peke. You cannot give what you do not have. Believe me. Time will come, yung mga sugat na naranasan mo, isang gagamitin mo para manggamot ng sugat ng iba. Kung na-bless po kayo sa mga nagdaang featured story ng mga nakaraan, namangha, naiyak, ito pong story ng kapatid natin ngayon, for sure, mabibless din po kayo. Nung marinig ko po itong kwento niya, sobra akong bumilib sa taong ito. Parang yung mga pinagdaanan ko, na-realize ko, ang liit-liit pala. Nahiya ako bigla sa sarili ko eh. Parang gumaan lahat ng mga pinagdaanan ko. Yung kwenta niyo po, na akala ko sa pelikula ko lang mapapanood, this time narinig ko first hand na nangyari sa isang taong kaharap ko personal. Brothers and sisters, sabay-sabay po nating panoorin ang istorya ng buhay ni Brother Francis Reyes. Buhay noon. Nahilig akong bumarkada noon. At dahil sa barkada, dyan ako natuto magbisyo. Alak, sugal, sigarilyo. Dahilan kung bakit hindi ko natapos ang aking kolehiyo. Nakilala ko ang asawa ko noon taong 2001 at kinasal kami sa taong 2005. Hinintay ko lamang maipanganak ng aking asawa ang aming panganay na alak. At nakipagsapalaran ako sa abroad bilang isang waiter. Mahirap mag ibang bansa. Talaga magtitiis ka. Doon rin ako nagkaroon ng una kong mabigat na pagsuko. Na-diagnose ako ng hyperthyroidism. Kaya after 2 years, di na ako nakabalik ng abroad. Panghirap yung sakit ko. Bumagsak ang timpang ko. Tapos habang buhay pa ang gamutan. Dahil wala akong trabaho noon, kinapos kami ng perang mag-asawa. Dumanas ako ng depression. Kasi bilang isang padre di pamilya, masakit para sa akin na hindi ma-provide ang pangangailangan ng aking mga anak. Hanggang nagkaroon ako ng opportunity na mag-drive ng airport taxi. Bumiyahe ako noon sa airport
hanggang sa unti-unti kaming makabawi sa finances naming mag-asawa. Nakapag-aral na yung mga anak namin sa private school. Pero aaminin ko na yung trabaho ko ay hindi naging malinis. Dahil ang gusto ko lang ay kumita, naging mapal namang na-driver ako noon. At dahil sa masamang nanggaling ang pera, sa masama rin ako sa padpad. Nawili ako magsugal. Kahit anong klaseng sugal. Karera ng kabayo, color game, bingo, hanggang sa kasino. Halos di ako umuwi ng bahay. Nagsisinungaling ako sa asawa ko kapag tinatanong niya ako kung saan ko dinadala yung pera. Naisanda ko rin ng ilang beses yung sasakyan namin para lang makapagsugal. Noong time na yon, buntis siya pero puro sakit ng ulo yung binigay ko sa kanya. At dahil sa stress na pinagdadaanan niya, hindi nagiging maganda ang pagbubuntis niya. Naglabas-pasok siya sa ospital hanggang sa makunan siya sa 6 na buwan naming anak. At ilan din ko lang nakalipas, namatay naman po ang aking tatay. Sobrang bigat po ang dadaanan ko nun. Nalubog kami sa utak. Sobrang pinagsisihan ko yung mga ginawa ko nun. Sa kagustuhan ko magbago at makabawi, nagpresenta akong ipagpatuloy ang negosyo ng tatay ko. Nagsimula na ako makabawi, pero bumalik na naman ako sa pagsusugal. Pero may mas mabigat pa palang pagsubok ang paparating. Nakasuhan ako na dapat ay anti-fencing o yung pagbili ng nakaw na gamit. At dahil doon, nahatulan ako at nakulong. Habang nakakulong ako, dumanas ako ng matinding hirap sa loob ng bilangguan. Pag nagdadasal ako noon, itinatanong ko kay Lord kung matatanggap pa ba ako ng pamilya ko. Ipinagdadasal ko noon na sana sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko, sana matanggap pa ako ng asawa ko at ng mga anak ko. Araw-araw sa loob, takot ang namuo sa dibdib ko. Takot na baka hindi na matanggap ng pamilya ko na ang kanilang padre ni pamilya ay nakulong. Naawa ako sa kanila kasi iniisip ko na baka nahuhusgahan sila ng mga ibang tao dahil nakakulong ako. Kaya sobrang pasalamat ko sa Diyos at sa asawa ko nang dalawin niya ako. Bigla ako nagkaroon ng pag-asa. Doon, nabigyan ako ng asawa. Ang asawa ko ng pagkakataon magpaliwanag at makahingi ng tawad sa kanya. At dahil doon, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Dahil sa hiling ng asawa ko, magsimula ako magdasal. Magbasa ng Biblia na bigay ng asawa ko. Simula noon, naliwanagan ako sa nangyayari sa buhay ko. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa lahat na nagawa ko. At nagpakumbaba ako sa Kanya. At sinimulan kong papasukin muli sa buhay ko. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na hindi ako tinalikuran ng aking asawa at nanatiling buo ang aking pamilya. At nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya ako tinalikuran bagkus tinawag niya ako pabalik sa Kanya. Patuloy pa rin ako nagdadasal sa Kanya na sana bigyan pa ako ni Lord ng isa pang pagkakataon hanggang sa dumating ang magandang balita na makakalaya na ako. Sa tulong ng mga dasal ng asawa ko at ng mga kapamilya at kaibigan ko, thankful ako sa asawa ko kasi tinanggap niya ako muli sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko. At hindi pa po pala tapos si Lord sa good news niya para sa akin. Salamat sa Diyos at bumaling na po ako sa sakit ko. Grabe si Lord sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko. Di siya nagbago sa akin. Pinless niya pa rin ako. Ngayon po ay regular na kaming umaattend sa feast ng buong pamilya at magkakasama. At masayang nagpupuri sa Panginoon. Ramdam na ramdam namin ang kagalakan ng puso at kapanatagan ng isip at ang walang sawang biyaya niya. Ako po si Francis, 35 years old, isang sugarol, manloloko, dating nakulong, isang makasalanan pero tinanggap ng Panginoon. And this is my answer to you. Can I call on Brother Francis Cruz? Sorry, hindi ko Francis Reyes. Pero huwag mo akong bubugbugin, nagkamali ako. Francis Cruz, together with his wife, syempre. Isama natin yung wife niya.
Yeah, si Chef. Si Chef po ay dating artista, si Cheryl Cruz. Yeah. Adika, adika. Si Chef magaganda. Yeah. Basta mga Chef daw magaganda. Yes, bro. Trapakan natin. Grabe. Alam niyo po, allow me ah, humingi na ako ng permiso sa'yo. Pinilter pa po ni Francis lahat ng sinabi niya. Filtrated yun eh. Sa munti ka na ano no? Imus. Meron lang akong sasabihin sa inyo, huwag na pong makalabas ito ah. Siya po ay nagbabayad ng 2.5 every week para hindi lang siya bugbugin. Grabe. So, doon pa lang. Bakit ko to sinabi sa inyo? Hindi para mag-isip na kung ano, pero sinabi niya yan, Brad Rex, doon ko naranasan ang mabuhay sa impyerno sa ibabaw ng lupa. Grabe. Manliliit ka kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero siya, yung sinasabi ko, dahil doon sa mga sugat na natamu niya, ngayon, pinipilit siyang iangat ng ating Panginoon para makilala ng maraming tao. Can I request everybody to stand and pray over? Let's pray over Brother Francis. Alam kong sa dami ng sakit na pinagdaanan niya, hindi ganun kabilis ha, para ma-recover mo lahat. Andun pa rin yung pain, andun pa rin yung scars. Garabi po yung pinagdaanan niya. Butik ng masira, family niya. Hindi po siya makapag-umpisa, mag-negosyo ngayon kasi nga walang tao magtitiwala sa kanya. Wala po siyang pampuhunan. Pero alam niyo si Brother Francis, hindi po matatalo yung laki ng puso niya para makarecover at maiahon ang buong pamilya niya kung ano mang sitwasyon ngayon. So let's pray over. Father in heaven, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng isang kapatid na kagaya ni Francis, na dahil sa pinagdaanan niya, pinarealize mo sa amin ang buhay. Pinarealize mo sa amin na sa pinagdadaanan namin, nakakahiyang magreklamo. Nakakahiyang sumuko at sabihing, ayoko na Lord, pagod na ako. Dahil kay Brother Francis, sa malahat ng pinagdaanan niya, pinarealize mo sa akin na napakalaki pa pala ng blessing ko kaysa sa kanya. Pinarealize mo sa akin na yung pag-asa na meron ako, pag-asa rin na meron siya. Lord, tinataas po namin ang buong pamilya ni Brother Francis, kagaya po ng istoryo ni Job, na nawalan, naubusan, tinalikuran, iniwanan. I pray then I hope their ship is coming soon. Mababago po ang sitwasyon at nagiging favorable na pong lahat ng mangyayari sa buhay nila. Lahat ng blessings na nawala sa buhay at pamilya nila noon ay ibabalik mo 100-fold, 1,000-fold. At excited po kami ang isang malaking transformation at pagbabago na mangyayari sa buhay niya at sa buong pamilya niya. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Lagi po natin ipagdasal ang pamilya ni Francis and Cheryl Cruz. Hallelujah. Nakakahiyang magreklamo kay Lord. Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. The question is this, are you really love God? If you really love God, all things works together for good. That's an assurance from our Lord. Amen? To end my talk, I just like to share with you the powerful story of a paralyzed man. Bibilisan ko na lang po, ito ay paralyzed man. I don't know if you are in that situation right now. Are you paralyzed with your problems, with your trials, with your sore? Are you paralyzed with your burden? At ang lagi mo sinasabi, Lord, kailan mo babago? Kailan ako makakakilos? Kailan maaalis yung pagiging paralyzed ko? Mark
2 verse 12. Ito po yung may isang paralitiko na hindi siya makakilos, buti na lang meron siyang apat na kaibigan na nagdala sa kanya. Buti na lang yung apat na kaibigan nito, hindi siya sinukuan. Ang daming tao that time, walang madaanan. Anong ginawa ng apat na taong ito na kaibigan niya? Doon inilagay sa bubong. Nagbutas sa bubong and then inihulog yung kaibigan nilang paralyzed para lang mapagaling ni Jesus. You know what? This is the importance of feast Imus. Hindi namin alam kung gaano kaparalyzed. Hindi namin alam kung gaano kabigat yung trials mo. Hindi namin alam kung kabigat yung burden mo. Your sores. Hindi ko alam kung gaano kadami ang sugat mo. Pero nandito po kami. Handa kaming buhatin ka at ilapit sa ating Panginoon kahit hindi ka na gumagalaw. Kahit wala ka nang magagawa. Kung dumating man sa point na sumuko ka na sa sarili mo, kami, hindi ka namin susukuan. Believe me. At nung dumating po yung point na naihulog yung paralyzed man doon sa paanan ni Jesus, pinagaling ni Jesus. At ito sinabi niya. So he said to the man, I tell you, rise up. Everybody say that again, rise up. Take your mat and walk. Sa Tagalog, tumayo ka, dalihin mo yung banig mo, at maglakad ka. In other words, rise up, R, take your mat, T, W, walk. Everybody say it again, R, T, W. Rise up, take your mat, and walk. I don't know about you, what is your trials? What are your trials? What are your sores? What are your burden? But believe me, that trials, that sore, that burden, that problem is now your RTW. Ang RTW po is ready to wear everywhere you go. Huwag kang mahiya na isuot na dati kang talunan, na dati kang may sakit, na dati kang nakulong, na dati kang magnanakaw. Tanong niyo sa akin kung bakit. Dahil yun ay dati, at iba ka na ngayon. Amen? And because of that transformation, because of that big shift, that will become your answered prayers. Your RTW. Na kapag meron ka nakitang nakalugmok, may nakita kang pinagtulung-tulungan, may nakita kang may nagkasakit, may nakita kang namumroblema, may nakita kang pinag-iwanan, pinagtulungan, ano sasabihin mo? The same RTW that you are wearing now is the same RTW that you will be given to them and clothe them with all your hope. RTW na sasabihin mo sa taong yon, rise up, take your mat, and walk. Sasabihin mo, dalhin mo. What is your mat? Dalhin mo yung mga experiences mo. Kung saan ka bumangon. Yung mat na yun, na kung, yung paralyzed man, ang tagal niyang nakahiga doon. Pwede naman sabihin ni Jesus, iwanan mo na yan. At umalis ka na. What is the sense of Jesus telling to the paralyzed man, take your mat? Friends, look at me, listen to this. Nasabihin sa iyo ni Lord, huwag mong kalimutan na nanggaling ka dyan. Huwag mong kalimutan na naghirap ka. Huwag mong kalimutan na nasaktan ka. Huwag mong kalimutan na nasugatan ka dahil yung sakit, hirap at sugat na nararamdaman mo noon, na na-experience mo noon. Yan ang paraan para makabless ka sa iba. Believe me. The people of Feast Imus is not perfect people. We are all sinners. Ang kaibahan lang po natin, every Sunday, nagsasama-sama tayo para mabago ang buhay natin at maging blessing sa ibang tao. At yan ay isang malaking answered prayer na sa atin every Sunday. In Jesus' name, amen. Worship our God, we want to think of our past.
to be bitter, but to be thankful for what we have right now. Lord Jesus, we are saying sorry. We also want to thank you, God, for our past Jesus, because we use this as our steps for your blessings, God. Come on, let's worship our God and put our trust in Him so we can walk on the water.